Lots News Updates. Sa ating mga balita, random drug test sa government officials inihain ni Representative Paulo Duterte. Dengue outbreak iniulat sa probinsya ng Iloilo. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong Agosto. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naghain si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng bill na nagmamandato sa random drug testing ng inihalal at appointed government officials kabilang ang Pangulo. Sa House Bill No. 10744, nais nitong ipa-drug test ang mga opisyal sa pamamagitan ng hair follicle drug test tuwing 6 na buwan, habang urine drug test naman ang magkukumpirma sa positive screening test. Iminumungkahi rin ng bill ang voluntary random drug testing sa mga kandidato para sa posisyon sa loob ng 90 araw bago ang eleksyon. Inaamyandahan din ito ang Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na nagre-rekomenda ng mandatory random drug test sa mga aplikante ng driver's license, gayon din sa mga empleyado ng public at private offices. Iniulat ang dengue outbreak sa buong lalawigan ng Iloilo dahil sa paglobo ng kaso ng dengue sa 36 na local government units ng lalawigan. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, 36 na LGUs na ang umabot sa epidemic threshold. Base naman sa datos mula sa Department of Health o DOH Region 6, sumampa na sa 10,188 ang dengue cases sa Western Visayas nitong 2024, 23 rito ay nasawi. Ang Iloilo ang may pinakamaraming kaso na may 3,914. Dahil sa mabilis na pagtaas ng bilang ng tinatamaan ng sakit, problema ng probinsya ang kakulangan ng test kits sa LGUs at adulticide sa IPHO na uri ng insecticide na ginagamit sa pagpatay sa adult mosquitoes. Hinihintay na lamang ng Provincial Government of Iloilo ang deklarasyon ng 2 o higit pang LGUs ng State of Calamity para tuluyan ng maisailalim sa province-wide State of Calamity ang Iloilo. Muling magtataas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Agosto. Sa isang briefing, sinabi ng kumpanya na magpapatupad ito ng taas singil na 0.0327 centavos per kilowatt hour sa power rates nito ngayong buwan o may overall rate na 11 pesos and 63.39 centavos per kilowatt hour. Mas mataas ito kumpara sa 11 pesos and 6.012 centavos per kilowatt hour noong Hulyo. Para sa residential customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, madaragdagan ng 7 pesos ang inyong electric bills. Tumaas ang singil ngayong buwan dahil sa mas mataas na transmission charge na bunga naman ng pagpataw ng mas malaking ancillary services ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito na ang ikalawang pagkakataong itinaas ang presyo ng kuryente ng Meralco matapos nitong i-implementa ang 2 peso upward adjustment noong July dahil sa normalization of power costs. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.